Hi guys! Again, this is Yana and medyo nakakatuwa lang yung video na ito kasi isi-share ko sa inyo yung mga nasagap natin na balita ng mga online lending app na pinakancel ni Securities and Exchange Commission yung kanilang license sa kanilang pag-ooperate ng kanilang business. Natutuwa ako kasi itong tatlong online lending app na ito ay talagang isa sa mga maraming reklamo. Kung magbabasa tayo ng mga group sa Facebook at syempre kung i-check din natin yung app talaga nila sa Google Play Store, maraming nagre-reklamo sa kanila or yung mga naka-experience ng hindi maganda sa kanila. At kagaya nga yung mga sinasabi ko na goodbye sa mga OLAS na pasaway. Basahin natin guys, Securities and Exchange Commission cancels license of online lending platforms operator. The Securities and Exchange Commission or SEC has revoked the corporate registration of the entity operating the YoPeso, MorePeso, and RapidPeso online lending platforms, citing continuous violation of disclosure rules. Usually naman talaga, itong mga OLAS na ito ay marami silang mga violations. For example na lang, yung interest rate, napakalaki yung interest rate and yung processing fee na pinapatong nila. And kung sa mga nakapag-try, di ba, kapag mag-loan ka, halos kalahati yung ikakaltas nila bago nila i-disburse yung loan proceeds. So, yun yung mga violations na ginagawa ng mga online lending app or yung mga ibang mga OLAS na though nag-register naman sila sa Securities and Exchange Commission, pero hindi sila sumusunod doon sa pinapataw ni SEC na dapat interest rate or yung mga processing fee and penalty kapag nag-post due yung account. Okay? Base sa naaalala ko, yung nasa page ni Securities and Exchange Commission, dapat yung interest rate na pinapatong ay nasa 6% lang yan at yung mga processing fees or iba't ibang fees ay nasa 15% lang yan. Per month yan, hindi per day. And then kapag nag-post due yung account, dapat nasa 5% lang yung penalty a month at hindi sinasabi na per day yung penalty. Pero kasi diba, yung mga online lending app na marami sa Google Play Store ay daily yung pagpatong nila ng penalty kapag nag-post due yung account mo and then yung processing fee ay sobra-sobra na sa 30% nung uutangin mo yung kinakaltas nila bago nila dinidisburse yung loan proceeds. Kaya yun yung mga ibang mga violations. At aside doon sa mga violations na yon, yung mga iba pa ay yung panghaharas nila sa mga clients. May mga iba na OLAS na talagang tinatakot nila si client at sinasabing pupuntahan sa bahay at may mga mawawala sa kapamilya ni client, di ba? Na hindi naman talaga ganun dapat yung ethics ng isang collector. Okay, pero ginagawa din kasi ng mga ibang agent. At ang isa pa ay yung na ginagawa ng mga OLAS ay yung pamamahiya kay client sa social media. Minsan pinopost nila si client at sinasabing ito ay isang magnanakaw na may utang na napakalaki na hindi binabayaran or yung pinaka-worst, gagawan ka ng GC, i-add yung mga friend mo, and then papahiyain ka doon sa GC at sasabihin kailangan mong magbayad ng utang mo. Yun yung mga ibang violations din talaga ng mga OLAS. Oh, by the way, si SEC, ang usually talaga na chine-check nila ay yung interest and yung mga processing fee na pinapatong ng isang platforms na nagpapauta. Pagdating naman sa mga harassment, pwede tayong dumulog sa NBI or sa PNP CIDG and para naman sa privacy natin, doon tayo sa National Privacy Commission or NPC. The Securities and Exchange Commission announced on Monday that its Corporate Governance and Finance Department, CGFD, had similarly cancelled the lending license of Flying Bear Lending, the company behind the three lending platforms. Ito pa lang si YoPeso, MorePeso, at RapidPeso Online. Yung lending license daw nila na niregister nila ay si Flying Bear Lending, the company behind the three lending platforms. The corporate watchdog said Flying Bear had continuously violated the disclosure requirements on advertisements of financing companies and lending companies and reporting of online lending platforms. Lending of financing companies are required to report their online lending platforms to the Securities and Exchange Commission prior to their launch and operation. They are further required to register the business or trade names and to report any online lending platform which they plan to develop, operate, or utilize on later than 10 days before their launch.
Flying Bear had failed to report the operations of Yopeso, Morpeso to the Securities and Exchange Commission. Yun talaga yung isa sa mga nilabag din nila. And the CGFD then ordered it to take down the apps from Google and other distribution services. The same violation was cited in the case of Rapid Peso. Furthermore, Flying Bear failed to comply with Republic Act number 94748 or the Lending Company Regulations Act of 2007 and its implementing rules and regulations, the Securities and Exchange Commission said. And specifically, it failed to start operation within 120 days from the date of issuance of its certificate of authority. It also failed to use at least 51% of its fund for direct lending purposes and required by the law. The CGFD holds that the number, nature, gravity, and durations of violations, its non-compliance with this department's directives, and its failure to attend the hearing to explain the side all showcase flagrant disrespect for this commission and apathy for the very nature of lending business which is in with public interest. Kung makikita nyo, itong online lending platforms na ito, may silang nilabag or hindi sinunod. Kaya tinanggal sila ni Securities and Exchange Commission. And yung isa sa mga medyo nakakasad dun sa mga na-vlog ko before na natanggal sa Google Play Store or nawala sa Google Play Store. Pero biglang bumalik din ilang linggo, nandun na naman sa Google Play Store. At diba, nakakainis kasi wala namang nabago dun sa app nila. Kung ano yung procedure or kung ano yung rules nila na sinusunod nila noon, nung bumalik sila, ganun pa rin. Parang what for? Na nawala sila sa Google Play Store. Tapos, bumalik din or after ilang araw, ilang linggo, nandun na naman sa Google Play Store. And then yun nga, walang nabago. Same pa rin yung interest rate, same pa rin yung processing fee na ginagawa nila, same pa rin yung terms na ino-offer nila, at same pa rin yung way na style ng mga collector or yung mga agent nila na paniningil na nanghaharas and then merong namamahiya, diba, sa social media or something, and then nananakot. Sana lang talaga, kung sakaling babalik man itong mga olas na ito sa Google Play Store, sana may nabago naman in terms of interest rate and yung processing fee. Sana yung mga agent nila ay hindi na mamahiya. May mga nagme-message sa akin sa Facebook, though hindi ko nasasagot yung mga iba nagtatanong paano daw, anong gagawin nila, kasi hinaharas sila ni ganitong olas, though hindi naman yung tatlong ola na ito. Actually, si client gusto niyang magbayad talaga doon sa loan niya. Bali, ginagawan pa niya ng paraan. Pero dahil sobrang pananakot, sobrang pamamahiya, or sobrang haras na ginagawa ng mga collector, parang itong si borrower, nawala na ng gana na bayaran yung utang niya. Ginagawa ni borrower, parang gusto niya na lang magpalit ng SIM card, gusto niya na lang na sagutin yung mga tawag ni agent or ng mga collector, kasi nga hindi naman napapakiusapan si collector kahit anong pakiusap ni borrower, na bigyan siya ng time pa para i-prepare or para maghanap ng pambayad. Kasi nga, di ba, nakakaloka kasi napakalaki yung processing fee. Bago pa lang nila i-disburse yung loan mo, bawas na, and sobrang malaki yung binabawas nila. And then willing naman, or willing ka naman na bayaran, pero doon sa 7 days terms, na patong pa, may mga interest and processing fee pa, diba? Sana yun yung mga titignan ng mga OLAS, yung in terms of terms, or yung payment terms, tapos yung interest rate, or yung mga charges. So, i-check natin ngayon kung tama ba na wala talaga itong online lending app na ito sa Google Play Store. Itong si Yopeso, Morpeso, and Rapid Peso. Actually, itong ano naman na ito, itong nasagap natin, balita na ito ay hindi pa naman siya inabot ng ilang buwan. Check natin si Yopeso, Morpeso, and Rapid Peso. Unahin natin si Morpeso. Morpeso, hindi ko na siya nakikita sa Google Play Store. Wala na ata talaga. Pero itong si Yopeso at Rapid Peso, meron pa rin. Ito siya sa Google Play Store pa rin. Hindi ko alam kung nag-comply yung mga ito ng mga requirements na hinahanap ni Securities and Exchange Commission. Kasi medyo nakakaloka, diba? Ayun guys, yung sinasabi ko sa inyo na parang walang kwenta yung minsan nawawala sila sa Google Play Store pero bumabalik din. Hindi na nga natin alam kung nag-comply sila ng mga requirements, nung mga kailangan nilang i-comply
or talagang nagpumilit lang sila kahit hindi sila nakapag-comply ay bumalik lang. Okay, so ayun lang yung i-share ko sa inyo. Bali, ito lang yung nasagap natin kasi ng news. Actually, nung last week ko pa ito nakita, pero ngayon ko lang siya ginawa ng din. Kung kayo ay tinatakot, hinaharas, or ano, kung ano-ano yung ginagawa sa inyo ng mga online lending app, huwag ko kayong matakot kasi minsan naman ginagawa lang nila yan na panakot eh yung sinasabi na papakulong ka, hindi ka makakuha ng NBI or hindi ka makakautang sa SSS or sa Pag-ibig kapag may utang ka sa mga OLAS or sa mga online lending app na napakalaki yung mga charges nila or yung mga processing fee. Huwag ko kayong matakot kasi walang katotohanan yan, okay? So, makakakuha pa rin tayo ng NBI and then makakapag-loan pa rin tayo sa SSS or sa Pag-ibig. And makakapunta pa rin tayo sa ibang bansa. Makakakuha pa rin tayo ng passport. Huwag tayong matakot. And then yung sinasabi nila na pupunta sa barangay or sa munisipyo, parang wala namang kinalaman yung munisipyo para puntahan nila doon sa utang. Yung sinasabi nila na ipapakulong ka or estafa daw. So, hindi naman estafa yung ganun. Okay guys, so anyway, thank you for watching and please don't forget to click the subscribe button. Please like this video and share niyo sa mga kakilala niyo. Bye-bye!